Kumusta mga kapatid? Sa araw na ito ay malalaman niyo ang mga nagbabagang balita sa ating bansa. At kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga latest videos. Magsasagawa po ang Armed Forces of the Philippines ng joint exercises kasama po ang taang-taang sundalo ng Estados Unidos sa susunod na dalawang linggo. Inihayag ito ni AFP Chief Lieutenant General Cirilito Sobihana sa gitna ho ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa South China Sea. Sinabi po ni Sobihana na mas simple ang gagawing war games ngayong taon dahil po sa umiiral na krisis pangkalusugan. Ipinunto ng opisyal na wala pa sa kalahati ng nakasanayan nilang attendance sa war games ang bilang po ng mga lalahok na kabibilangan ng 700 sundalo ng Amerika at 1,300 miyembro naman ng Philippine military. Magiging hybrid ang virtual at pisikal na mga aktibidad ng war games. Sa kabila ho ng simpleng exercises na gagawin ng US at Pilipinas, ay layo nito na panatilihing matatag ang alyansa ng dalawang armed forces. Matatandaan mga kabrigada na nakansela ang taunang war games noong 2020 dahil po sa COVID-19 pandemic. Sabi nga eh, this could trigger a world war. Alam niyo ba ibig sabihin ng world war? Ha? Sa tingin niyo kaya natin? Patawa naman kayo. Hindi pa napapanahon. Ilagay niyo muna si Pangulong Duterte ng mga 6 to 10 years more o 12 years hanggang mapalakas niya yung ating AFP. Ngayon, tayo mga Pilipino, dahil may mga hayop na mga oposisyon na walang ginawa kung hindi batikusin lang si Pangulong Duterte, ina-adjust niya yung mga tao, yung mga Pilipino, para i-agitate din si Pangulong Duterte, hindi yun dapat ganon. Dapat ang approach dito, kalmado, iniisip na maigi, kinakount ko ano yung magiging damage kung sakaling magkaroon ng away. Isipin nyo ha, nito, boss, may mali din sa barko ng Pinas kasi di sila sumagot sa tawag ng barko ng China. Hindi ko nga alam, baka walang signal. Hindi ko alam. Kaya nga, dapat relax lang, di ba? Dapat yung kaya yung mga sinasabi ng mga dilawan, wag ho tayo magpa... Kasi ang gusto lang naman nila magkagere. Ito kasi ang gusto mangyari talaga nila. Gusto nila magkagera, lumubog ang Pilipinas, mag-suffer ang tao, maggutom ang tao, maraming mamatay. Tapos, gagamitin nila yan laban kay Pangulong Duterte. Oh, kasi maraming nagutom, maraming namatay. Hindi kinaya ng Pilipinas. Oh, di ba? Parang ganito. Isipin mo ha. Pag nagkagulo, nagkagera sa kalagitan ng pandemya, maraming mamamatay, maraming magkakaproblema. Mm. Ito na nga lang pandemya eh. Ito na nga lang pandemya. Nakasalanan naman ni COVID, kasalanan naman ng virus, ang sinisisi si Pangulong Duterte. Oh. Di ba? Yung kagutuman ng tao kung bakit kailangan i-lockdown, si Pangulong Duterte sinisisi. Kahit naman yan na ang standard na ginagamit sa buong mundo. Di ba? Ay nako. Kaya dapat, easy. So pagka meron kayo nakitang nag-comment na, oh, bakit yung pinaglaban ng China? China. Ang sagot nyo lang, easy atabs. Ha? Easy atabs. Ha? Ilabas mo yung suntukan na lang kayo ng kaibigan mo dyan. Mga ano lang kasi yan eh, mga merong ano. Totoo lang, meron lang ano yan. Meron lang sama ng loob yan sa bahay nila. Yung mga war freak na ganyan. Naalala ko na naman yung war freak. Pag may mga ganyang war freak, alam mo ang tawag dyan? Meron lang kasing problema yan sa bahay. Alam ko yan, bakit? Ganyan ako dati eh. War freak. Sabi ko sa inyo, tanong niyo yung mga kaklase ko nung elementary at high school. War freak ako nun eh. Kasi nga may problema ako sa bahay nun. So, nag-aanap ako ng kasuntukan lagi. Ah, pinipitik ko yung mga itlog ng mga kaklase ko. Totoo, walang biro. Hindi ako nagbibiro ah. Kasi nga may problema ako sa bahay nun. Ito, may root. May root eh. Meron kang problema sa bahay. Kaya tuloy war freak ka. Sa labas, nag-aanap ka ng away. Naghahanap ka ng pwedeng i-bully. Diba?
Oh. Kaya yung mga nagagaanap ng ano, yung mga ano, yung nagsasabi, "Ngo ba ego, abisado, abisado." Ang sagot lang niya, "Easy ya, Tabs." Easy ya, Tabs. Tandaan yung mga kulang lang sa arugaya mga 'yan. Yung mga toxic na kulang lang sa arugayan sa pamilya nila. Dalawa lang yan. It's either hindi inaruga na magulang o iniwan ng asawa. Ayoko ho talagang pag-usapan to dahil una-una, this is something na mahirap magkomento. Bakit to? Kasi may away. May away na nagaganap. Merong hindi magandang nagaganap na away. Alam naman ho natin na merong iringan ng China at Amerika. Bilang Pilipino, kung ikaw eh involved dito, ma-involved, delikado. Kasi di ba ho, kunwari may dalawang taong nag-aaway. Sila ho nag-aaway, tapos pag ikaw gumitna dyan, baka mamaya ikaw ang tamaan ng suntok. O di ba? Katulad dito, medyo alam naman natin, kahit o ako, hindi naman ako pabor sa ginagawa ng China na yung ganitong aggression na nangyayari. Kaya lang, hindi ho maganda na paapuyin natin ang mga kababayan natin. Bakit ho? Ulitin ko ho. Sa kasaysayan ho, ang Amerika, magaling ho silang magsalita. Tutulungan namin kayo, tutulungan namin kayo. Pero pag nagsimula na ang gulo, I shall return na ang sagot. Yan ang problema. Sa akin, hindi natin kakayanin na makipag laban. Lalo na ito, medyo iba na to eh. Kasi pagtitingnan mo talaga yung balita, hindi ko lang pinopost dito eh, pero talagang kumpleto na yung mga barko doon. It's na, hindi ito panahon para magsisihan. Hindi ito panahon na para, eh, kasi pinabayaan sandali. Una-una, sino ba nagpabayaan yan? Diba hindi naman itong panahon ni Pangulong Duterte yan eh. Noon pa yan. Eh nandyan na, diba, nagkaroon nga yan ng baktok-baktok na ganyan. Oh, yung backdoor-backdoor na usapan na 'yan, 'di ba ho? So, kung diyan uungkatin pa natin 'yan, aba ho, malalim na usapin pa ho 'yan. Ang akin, ano 'yung dapat na approach natin? Ang pinakatamang approach dito dapat mahinahon. Sabi nga ni Sec Loxin ng DFA, eh araw-araw, magdi-diplomatic protest tayo. Ipapakita natin sa buong mundo na diplomatic ang protest at approach ng tayo mga Pilipino. Hindi ho dapat tayo makipagdigmaan. O kaya hindi ho tayo dapat, ito sa akin naman to ha, hindi ho tayo dapat makipagdigmaan at hindi tayo dapat magkaroon ng pagpapaapoy sa tao. Bakit ho? Kawawa ho ang Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo, kawawa ho ang Pilipinas. Tama nga yung komento ng isa dito eh. Isipin nyo to ha. Kung yung ng mga Asian eh hindi maprotektahan sa bansang Amerika, ha? Hindi nga maayos-ayos sa bansang Amerika yung mga lumalab, mga nananakit sa atin diyan. Dito pa kaya sasabihin po protektahan tayo. Napakahirap po magtiwala. Napakahirap pong magtiwala. Nagpapasalamat tayo sa statement na binibigay ng Amerika na tayo ay tutulungan o handang ipagtanggol. Pero sandali ho, baka mamaya maiwan na naman tayo sa ere nito. Isipin nyo yun. Baka maiwan na naman tayo sa ere. Dahil nangyari na ho yan sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Ito, hindi ho to talk shit, hindi ho to chismos. Eh, chismos. Hindi ho ito chismis, ha? Nangyari na ho sa bayan natin yan, di ba? Na iniwan tayo kalaunan. Di ba? Kaya nga meron yung term na I shall return, na hindi na nag-return. Oh, ganun ang nangyari sa atin nun. Ngayon, tama yung professor eh. Dapat kalma lang. Kalma. Ha? Kalma. Hindi tayo dapat yung galit na galit. Kalma ho tayo. Dahil baka mamaya, ito'y awayan ng Amerika at China, naiipi tayo sa gitna. Dahil they need this, ano eh, di ba? Ang sinasabi nga nila, kasi strategic daw yung position ng Pilipinas. Di ba? Kasi parang ano yan eh. May nakita kasi ako dyan na paliwanag kasi yung ekonomiya dito sa ganito,
tama-tama, nasa gitna tayo, kaya nag-aagawan sa area na ito, something like that. In other words, may mas malaki pang picture dito. Hindi ito Pilipinas lang. Nasa gitna lang tayo. At dyan na nga nagtatapos ang video natin sa araw na ito. Kaya mga kapatid, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Comment down below.